Magandang araw mga kaprobinsya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa ating napakagandang snow pink na bougainvillea. So ganito ang kanyang itsura. So tingnan nyo, ang ginamit ko lang na paso ay napakaliit lang din. Ayan. Kasi gusto kong mamulaklak siya agad kasi na-curious ako noon kung ano yung talagang itsura nito kapag ka namulaklak. Kaya gumamit lang ako ng maliit na paso para mas mapabilis ko yung paglabas ng kanyang bulaklak. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon mga kaprobinsya ay titignan natin itong ating snow pink na bougainvillea kung sulit nga ba ang pag-aalaga ng ganitong variety. Okay? Kung bago lang kayo sa channel natin, ako nga pala si Daddy Bert at kayo ay nanonood sa Probinsyanong Daddy. Kung gusto nyo yung mga ganitong klase ng content, lalong-lalo na sa paghahalaman, ay paki-consider naman ang pagpindot sa ating subscribe button at paki-on nyo na rin ang ating notification bell para lagi tayong notified and updated every time na mag-upload tayo ng ating mga videos. At bago tayo magsimula mga kaprobinsya, ay gusto ko munang ipakita sa inyo ang ating nakaraan na video. Kung hindi nyo napanood yung ating nakaraan na video, ito ay tungkol sa ating napakagandang Indian Chitra na variety. So, pwede nyong panoorin sa link, ilalagay ko sa ating description box. Para makita ninyo kung ano yung ginagawa ko sa ating Indian Chitra, para siya ay madaling alagaan at maraming bulaklak. So, welcome back mga kaprobinsya. So, tignan muna natin ang ating snow pink. Kaya tinawag siyang snow pink ay, kung mapapansin natin ang kanyang mga bulaklak, ay syempre, ito ay pink na pink, ano? Yan, tignan ninyong mabuti. So, ganito yung kanyang kulay. Maganda. So, medyo light pink siya, no? Na parang powder pink. So, ganito yung kanyang itsura, yung kanyang mga bulaklak. Ayan. At tinawag siyang snow pink, syempre, dahil sa kanyang mga dahon. So, tignan natin yung itsura ng dahon ay, ayan, ganito siya, para siyang may mga snow. Lalong-lalo na kapag lumalamig na yung klima, lumalabas na talaga yung talagang kulay ng kanyang dahon na parang snow. So, ganyan. Ang ating snow pink na bougainvillea mga kaprobinsya ay nabili natin at inirepat ko noong March 23. So, mahigit 2 buwan na, magkatatlong buwan na ngayon. Pero, sulit nga ba yung pagod ko dito? Ayan. So, ngayon, titignan natin kung ano yung mga rason kung bakit sulit alagaan itong ating snow pink. Ang unang dahilan mga kaprobinsya kung bakit sulit mag-alaga ng ating mga snow pink ay tungkol dito sa pag-aalaga. Napakadali lang alagaan ng ating mga snow pink na bougainvillea. Ang ginagawa lang natin dito ay yung ating regular caring tips at napapabulaklak natin ng ganito kadami ang ating bougainvillea, okay? Parehas lang ito sa mga ginagawa nating other videos tungkol sa caring ng ating bougainvillea. Sa mga hindi nakakaalam ng routine natin sa pag-aalaga ng bougainvillea ay pahapyawan natin ng konti. So unang-una, ang kanyang sunlight exposure, ni-expose natin ito ng at least 6 hours a day para mas mapabilis yung kanyang pamumulaklak. Pangalawa ay ang kanyang watering. Ang ginagawa ko sa watering nito mga kaprobinsya, kailangan ko munang patuyuin ng mabuti bago ko ito diligan. Pangatlo mga kaprobinsya ay naglalagay din tayo ng fertilizer. So naglagay ako ng fertilizer dito bago siya namulaklak. So ang ginagawa natin na practice sa paglalagay ng fertilizer, magbilang lang kayo ng 2 linggo kaya 2 weeks pagkalagay natin dito sa kanyang pot. Tsaka tayo maglagay ng fertilizer. Ang ginamit kong fertilizer mga kaprobinsya ay yung Yaramila Winner na 15920. Kung nalilito kayo kung ilang beses ang paglalagay ng fertilizer sa isang buwan, nais kong sabihin sa inyo na minsan pa lang ako naglagay ng fertilizer dito. So ito ay magtatatlong buwan na siya. So basta't ang palatandaan nyo lang sa paglalagay ng fertilizer ay bago siya mamulaklak. So balikan natin, it should be
2 weeks after ng inyong repotting, tsaka kayo maglalagay ng fertilizer. Hintayin nyo na lang siya na mamulaklak. So, yun lang yung mga emphasis dito sa kanyang general caring tips. Yung mga iba ay pinaka-basic na ginagawa natin katulad ng ibang mga halaman. Okay, so yun mga kaprobinsya, kaya napakasulit, napakadali siyang alagaan at mamumulaklak siya ng ganito karami. At syempre, pangalawang rason kung bakit sulit itong bougainvillea nito ay ang kulay ng kanyang mga bulaklak. Ayan, kung talagang pink lover kayo, tiyak na magugustuhan nyo yung ganitong uri ng bougainvillea natin kasi napakaganda talaga ng kulay ng kanyang bulaklak. So, kakaiba siya sa mga ibang pink natin dito. Yung mga ibang pink natin, halimbawa itong tanglong, iba rin yung kanyang kulay, ano? Ayan. Okay, reason number 3 kung bakit sulit ang snow pink natin. Nabili natin ito noong March 23, ano? So, binili ko to ng nasa 250 pesos. Pero kita nyo naman, mga kaprobinsya, sulit siya kasi sa bilis lang ng panahon, mga ilang months lang, mahigit 2 buwan lang, namulaklak na siya ng ganito karami. Kaya yung pangatlong reason, mga kaprobinsya, na sulit siya ay madali lang hintayin ang kanyang pamumulaklak at napakarami din yung kanyang mga lumalabas na mga bulaklak. So, yun mga kaprobinsya, yung mga dahilan kung bakit sulit na sulit ang pag-aalaga ng ating mga snow pink na mga bougainvillea. Kaya kung ako sa inyo, ay i-consider nyo rin itong variety na ito para sa inyong mga koleksyon. Dahil ganito pa lang siya kaliit, napakarami na ng kanyang mga bulaklak. Maraming salamat muli mga kaprobinsya sa inyong panonood sa ating vlog for today. At kung nagustuhan nyo yung video na ito ay paki-like naman at paki-share na rin sa ating mga kakilala na nag-aalaga din ng mga bougainvillea.